What's up guys, Doshi Vinci here for today's vlog. Bigyan ko lang kayo ng A Day in My Life dito sa Bicol. So yun, pasensya na nga pala sa boses ko kasi medyo malat-malat pa tayo. Actually, 1 week na akong nandito sa Bicol. Bago nga pala yung setup namin kasi dati, nasa may loob kami ng bahay nila Casey. Ngayon, nandito kami ngayon sa rooftop. Tutorial ko lang kayo sa setup namin dito sa rooftop nila. And then, pakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko usually dito sa Bicol. So, ito yung rooftop nila guys. Ayan, isang malaking bakuran, tapos sampayan. And every time nagigising ako is may kita ko si Mayon. Kaso nga lang, nagtatago siya. Gawa na may mga makakapal na ulap. Pero ito, yung pinag-i-stayan namin. Ayan, si Casey nando sa kwarto. Diyan natutulog. Diyan yung mga gamit niya. Ako naman, dito sa may tent. Buti na lang may inflatable na bed dyan. Kaya kahit pa paano, comfortable. Kasi yung ibang gamit, pasensya na ako hindi maayos. Ito naman yung CR. Madala, si Casey gumagamit dyan. Na kayang pigilan. Yung tawag ng kalikasan. Dito na ako gumagamit. Ito naman yung kusina namin. Ayan, nandito yung mga appliances. May rice cooker, air fryer, stove, electric stove. Tapos kung ano-ano pang mga pwedeng paglutuan ni Casey. Ito na may lababo, medyo madumi pa. Yung mga dumi kasi lakas ng hangin na tumara karang araw. Kaya yung mga dumi o mga dahon na hinahangin is napupunta dito sa kusina na to. Kita nyo, ito pala yung setup namin. Kasi kakalipad lang din talaga namin dito sa rooftop. Kaya hindi pa masyado naayos. Pero yun, una natin gagawin is linisin itong mga to. Magugas ang pinggan, magipon ng tubig. Baka mag-breakfast na rin tayo. Let's go! So ayan guys, kahit pa paano, nalinis na natin tong kusina, naugasan na rin natin yung mga dapat ugasin. Ngayon naman, prepare tayo ng breakfast. Actually, yung ginagawa kasi namin, usually, bumibili talaga ako sa labas ng breakfast. Pero since may mga natira pa namang pagkain dito, eh, sayang naman kung itatapon natin, di ba? Especially itong pancit na binili ko kahapon. Initin lang natin to, and then timinam natin tayo ng kape. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung itsura tuwing umaga dito sa rooftop. So habang iniinit natin yung breakfast, at the same time nag-iinit din tayo ng tubig, eto, makita ako sa inyo yung every morning na bungad sa akin dito sa Bicol kapag gumigising. So ayan, ito yung sinasabi ko na space nila Casey, na technically nagiging sampayan nila ng mga damit. Pero since medyo hindi maganda manahon at makulimlim, eh wala ngayon nakasampay. Ganun pa man, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung nagpapakita lang si Mayon, eh may kita niyo dyan. So imagine niyo, di ba, every time nagigising tayo, bungad agad natin si Mayon Volcano. And baka pala magtaka kayo kung saan ako kumukuha ng tubig. Well, eto, meron ditong drum. Ayan, actually paubos na nga yan. Yung tubig na yan is galing sa baba, sa may first floor. Ayan. Buti na lang, merong pump sila Casey na ginawa ng paraan ng mga kapatid niya para yung mga tubig galing sa first floor is pwedeng umakyat dito sa rooftop. Kasi kung hindi tayo gagamit ng pump na yan, eh medyo mahirap magakyat ng mga tubig gawa ng yun nga, nasa rooftop tayo. Tapos ito yung dadaanan natin.
Ayan, baba muna tayo dyan. Tapos dito, may isang iskinita dyan papunta dun sa may poso. So, imagine niyo na lang kung gano'n na lagi ginagawa ko. For sure, papayat ako ng wala sa oras, diba? After mag-prepare, magpapuno tayo ng tubig mamaya. Kasi konti na lang tong tubig na to. The same time, pumunta rin pala ako kay Kuya Jobert para magpaayos ng motor. Since yung aking Super GTR 150 is may problema sa front suspension, gawa nang nag-leak ang kanyang fork oil seal. Kaya breakfast lang ako, tapos ligo, ganyan. And then maya-maya punta tayo kay Kuya Jobert. Let's go! So yun, nabigay na natin yung breakfast kay Casey. Tutong? Ha? Tutong? Ayun lang yan. Sorry, hindi ko kayo mapakita kay Casey na, pero yun, silipin nyo na dyan. Para kaming preso ngayon, no? Kasi ito lang yung nagiging access namin sa isa't isa. Ito, maliit na butas na to. Although, pwede naman ako pumasok sa kwarto, pero ayoko. It's may istorbo ka niyang siesta. Inom lang ako kape, kakain lang ako ng konting biscuits, and then punuin natin yung mga tubig dito sa rooftop. Tsaka yun, pakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko kapag nag-aakit ng tubig. Gawa lang si Casey kasi kailangan niya ng malinis na tubig pang ligo. Itong tubig galing sa baba, technically okay naman, pwede naman siyang panligo rin kung tutusin, pero may times kasi na medyo madumi-dumi siya. Kaya para siguradong malinis yung tubig na yung maliligo ni Casey is, ayan, mag-i-give tayo ng tubig from first floor hanggang dito sa rooftop. So, pakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko. So, ito na guys, mag-iipon na tayo ng tubig. As you can see, nalagyan na natin ng technically filter para hindi masalin yung mga dumi galing dun sa drum, no? And courtesy of Casey. Ayan, yung Jesus Casey, hindi na natin siya papakita. So, tara, ba tayo? And then, tingnan natin kung effective itong filter na to. And then, ipon na rin tayo ng tubig. Let's go! Kain itong mga pusa, pakainin din natin yung mamaya. Ito yung motor. So yun, sa setup ko muna to para lang magkaroon siya ng tubig. So yun guys, kailangan mo namin punuin itong drum bago gumana yung pump para magkaroon ng pressure, kasi kung konti lang yung laman ng tubig, walang kumukuha, walang dumadaloy na tubig from motor papunta dun sa rooftop. So ito, higip tayo dito sa poso nila, Casey. Oh, gulat na lang kayo one day. Matcha na siya. Ayun, punuin lang namin tong drum. Tingnan natin kung effective magiging pag-ipon natin ng tubig. Tingnan. So ayun, sabi ni Casey, meron na daw tubig na dumadaloy packet sa rooftop. So, gagawin na lang natin is refill na lang natin itong drum para hindi maubos. The same time, yun nga, mag-give din tayo ng tubig ng malinis packet din sa rooftop. Tingnan din natin kung good rin ba yung ginawang filter ni Casey para sa dumi na itong drum na ito. Kasi may kita nyo, ayan, di ba? Yung mga dumi siya. Gawa ng yung mga hangin, may mga nasasamang mga dumi papunta dito sa drum. Eh, pakinig ko lang dito mga pusa. Kawawa naman eh. Di ba sila kumakain? So yun guys, mukhang effective naman yung filter na ginawa ni Casey. Kasi medyo malinis na yung tubig compared ng mga nakarang araw. So mangyayari, pupunin ko muna yung mga drum dito sa, ano na to, sa rooftop namin. At the same time, hintayin din natin mapuno to. Kasi kailangan ko rin i-refill yung tubig na nasa baba. So yun, babalik-balik tayo mamaya. Pero okay lang, para at least makapag-exercise tayo. Usually, ganyan talaga ginagawa ko dito.
ever since na lumipat kami dito sa rooftop. Parang hindi naman siya daily na nag-iipon ng tubig, pero every other day, yan, ganyan ang ginagawa ko. 8:05. So, time check natin. 8:05 AM. Napuno na natin yung mga tubig. Papahinga lang sandali para maligo. Pero bago maligo, bilang ko muna ng pagkain si Casey bago ako umalis dito sa bahay nila para pumunta ka na Kuya Jobert, kasi baka matagalan tayo, no? Pahinga lang ako sandali, and then pili tayo ng pagkain, tapos ligo at the same time. After that, pagtapos na yung mga gawain natin dito, eh saka na tayo pumunta kala Kuya Jobert para magpahis ng front shock and front suspension. So yun guys, medyo napagod tayo, pero okay lang yan. At least na-exercise, exercise naman tayo. Hindi yung puro motor na lang ginagawa natin. Update ka na lang kayo kapag nagawa ko na yung mga dapat kong gawin, okay? Outfit check. Hindi na tayo nag-jacket kasi malapit lang naman yung bibilan natin ng pagkain. Kaya okay lang naman yan. Palengke lang naman yung pupuntahan natin, no? Guys, quick update. Emil lang pala yung pag-alis ko kanina. Ito, minakalimutan tayo. Mga pa-refill natin sa mga refilling station. Yan, kasi wala lang tayong tubig. Para isang puntahan na lang, isang biyahihan na lang. So, ito guys. Ayan, nabili natin. Suman. Anong tawag nyo dito, Kate? Anong tawag nyo sa suman? Ibus. Kung tawagin dito sa Bicol. Tapos, ulam ko. Ewan ko anong tawag dito. Pero basta karne yan eh. And then, dalawang set ng spaghetti. Para sa breakfast namin ni Casey. Nakain lang ako. Tapos, pahinga konti. And then, maliligo na. And sana, gumanda na yung panahon. Kasi kung tutusin, medyo makulimlim ngayon, no? Kain lang kami. Pupunta na tayo kaya Kuya Jobert para ipaayos ang ating Super GTR 150. And kasi ang problema niyan dito sa may front forks niya, ayan, may papansin nyo, parang may leakage. Tapos ipapa-repack ko rin yung kanyang front suspension. Gawa ng nangyayari kasi last time na dumaan ako sa may Tagkawayan, eh grabe, sobrang tagtag ng front suspension ko. Kaya baka kailangan nang iparepack. Since yung pa-repack ko nito sa aking motor is way back November pa, na kung saan nag-ride kami papuntang Samar. And yung Samar kasi na-ride namin na yun, grabe talaga yung tagtag na dinaanan namin nun. Painitin ko lang sandali, and then punta tayo kala Kuya Jobert. Ito na, babalik na tayo ng ginubatan, kaya laki AC at na-tune na ating front suspension. Ganda na ng play, grabe. Unlike kanina na talagang talbog-talbog ako kada dumadaan sa mga matatagtag na kalsada. Ngayon, smooth na, oh. Ito maganda eh, kapag na-tune talaga yung suspension mo eh. Laki ng difference compare sa mga hula-hula lang na tune. Maraming salamat sa shop nila ko yung Jobert para sa pag-tune na ito ang ating front suspension. Yan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much.
Hirap na walang scooter. From Digao to Ginobatan. Sana masurvive natin tong mga to. Although kaya naman yan, hinay-hinay lang. Actually, meron pa yan dito sa loob ng aking navigational bag. Uy, ganda ng suspension natin. Smooth to. Kahit na matagtag dito. Pero ito, inaalala ko itong food. Dahan-dahan lang tayo hanggang sa makarating ng Ginobatan. Ito yung mga panahon na mas okay na naka-scooter ka. Kasi pwede mo siya malagay sa compartment. Lakas pa na hangin. Naku pa! Wala eh, layo rin kasi ng Jollibee dito sa may Ginobatan eh. Wala pang Jollibee dyan sa Ginobatan. Kaya no choice. Tatayuin din natin ang Jollibee dito sa Ligaw na bagong bukas lang. Jollibee, baka naman! Baka naman pwede ka rin magtayo dyan sa may Ginobatan para hindi namin pabiyahe. Hindi namin pabiyahe ng ganito. Well, sana masurvive natin to. Kaya makarating ka na kay Easy. So yun guys, tapos na kami mag-lunch. Wala na akong gagawin maliban sa magugas ng pinggan. Ito yung mga oras na tutusin, natutulog na lang ako, nagpapahinga na lang ako or what. So baga na lang din gawin ko, no? Matulog, magpahinga, ganyan. Then mamayang mga hapon, siguro, bumili ng mga merienda, mag-prepare ng dinner, ganyan. So yun, yun ang mga gagawin ko mamaya. Pero for now, time check natin. Plus 2, kung tutusin. Ayun, baka itulog ko na lang muna to para mamayang gabi, makapag-edit na rin ako ng video ko. Tutulog lang ako, guys! So, yun, guys. Time check tayo. 5:20 or 5:30, mga ganyan. Hapon, and actually, kanina pa ako nagising, no? Mga alas 4. And yun, pagkagising mo, wala naman masyadong ginawa, kundi nag-set up lang ng mga trapal dahil naglakas ang ulan kanina. Then after that, nagugas ako ng pinggan at kung ano-ano pa. And yun, after neto, siguro magsasahing na lang ako, kakain kami ng dinner. Then yun, after mag-dinner, mag-waste na ng mga oras. Mag-edit na ako panigurado. And then, saka na matutulog. So, yan yung usual na ginagawa ko dito sa Bicol. Ever since na lumipat kami dito sa may rooftop nila Casey. Pero dati talaga, nung nasa baba pa kami, ay madalas, nasa loob lang ako ng kwarto. Tapos kung may inuutos sa akin, yun lang. Saka ako kumikilos, kumbaga. Puro pasarap lang ako dito dati talaga kung tutusin. Unlike ngayon na talagang kumikilos na ako, may inaasikaso na ako, etc. etc. I guess dito ko na lang siguro tatapusin ang vlog na to kasi nga wala na masyadong gagawin ngayong hapon na to. Kundi magsaing, kumain, then mag-edit. Yun na lang. Yun na lang talaga. Pero yun, yung mga pinakita ko sa inyo kaninang umaga is ganun usual na ginagawa ko dito sa Bicol. Ever since na lumipat kami dito sa rooftop. Sensya na kung ganitong klaseng vlog lang. Pero parang gusto ko rin kasi magkaroon ng parang life vlog kung tutusin. Para hindi lang tayo puro motorcycle, di ba? Anyway, yun nga, dito ko na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Paintayin na lang mga susunod ko na vlog, guys. Gusto ko mapakita sa inyo si Mayon kasi hindi siya talaga nagpapakita eh. Pero okay lang naman yan. Sa mga ibang susunod na araw na lang. Yung drill, ride safe. Peace out. Wala, hindi tayo pinapansin.